Hi guys! Welcome again to my YouTube channel. At kung bago ka lang sa channel na to, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo kung may mga future vlog akong i-upload sa channel. So, I'm so sorry guys. Medyo, you know, late na naman ako nakapag-upload dahil nga sobrang busy sa work. Pero, thank you so much for still supporting my channel despite of na hindi ako laging nag-upload. But anyways, I always make sure na every time na nag-upload ako, may mga ideas or experience or knowledge akong na-share. Pimples, acne. So, very common problem siya ng mga babae, di ba? Lalo na yung mga ano, oily yung skin, tapos stress. So, I experienced that for the first time in my life. As in, sobrang hindi ako nagkaka-pimples ng sobrang dami. Nagkakaroon lang ako ng pimples, marami na yung tatlo. Every time na magkakaroon ako ng dalaw o buwa ng dalaw. Pero yung sobrang tinadtad talaga yung noo ko dito, as in grabe. Never in my life I experienced that. Just now lang. I was tracking online kung ano yung mga pwedeng gawin. So, I have this idea na baka fungal acne nga kasi mostly dito lang siya nagtumutubo sa noo, tapos dito, pira lang sa dito. So, noo lang talaga tsaka dito. Siguro dito sa mask yun, sa face mask. Pero yung dito, yun yung inisip ko, baka nga acne fungal siya. So, gumamit ako ng mga product na nahanap ko online, which is Nizoral. Nagkaroon naman siya ng effect. Kaso, hindi siya talaga nawawala. Nawawala siya, tapos tutubo ulit, nawawala, tutubo ulit. So, parang hindi lang din nababawasan yung pimples ko. So, I tried also, ano, yung sulfur. Ganun din, hindi talaga siya totally nawawala. So, bala ko na nga magpa-derma nun eh, kasi nga, nababothered na talaga ako kasi, ano, na for 3 months na ata yung pimples ko, 4 months, ano, 3 months lang ata. As in, ang dami na kumalat niya siya sa noo ko. First time ko, kaya hindi ko alam siya. Brilliant. Actually, gumamit na ako nito last year. Maganda naman naging effect niya sa akin. So, sabi ko, mag-try nga ako. Kasi nga, sabi ko, gagamit lang ako nito pag summer. Kasi nga, hindi siya ganun kay... Eh, sorry. Pag hintag-ulan, yung mga ganitong buwan na, hindi siya yung during summer. Kasi nga, sobrang init. Pag gumamit ka kasi nito, kailangan mong extra care sa skin mo kasi sobrang sensitive nga, lalo na sa araw. So, ayaw kong gumamit na sobrang init ng panahon. So, sabi ko, tamang-tama, this month, hindi na siya ganun kainit. So, nag-try ako, I mean, started last month, mahigit one month na akong gumagamit. So, nag-try ako kasi sabi ko, baka nga, ito makatulong kasi ang dami ko rin namang naririnig na nakakawala siya ng pimples. So, trinay ko. So, actually, almost done na siya. See? Tapos, yung cream niya. So, ito yung night cream niya. Sobrang tapang niya. Oo. Yan na. See? Yan. Yan na lang. Diba? Ginagamit ko talaga siya. So, ito yung ano, yung sa sunscreen. Mabilis lang actually maubos yung sunscreen niya kasi, ano nga, mas kailangan natin ng sunscreen, mas madami. Yung cream kasi, kahit konti lang ilagay mo, okay lang yan. So, ang ginawa ko, good thing, yung kaibigan ko, nalaman niya na pwede bumili ng ano, sachet na sunscreen sa Brilliant. So, today, nakabili ako. It's 350 pesos. Parang 5 pesos na ganito. Tapos pagbibili ka pa ganito lang sunscreen, nasa 100. So makakatipid ka talaga ng 150 din pala. Kasi kung bibili ka ng 5 ganito, 500, 'di ba? Kasi 100 each. Eh parang yung ito katumbas siya ng 5 ganito. So nakatipid ka ng 150 pesos. So kung gusto nyong bumili at kung gumagamit kayo ng Brilliant tas naubusan na kayo ng stocks ng sunscreen kasi yung talagang pinakamabilis maubos, bumili na lang kayo na ganito. Huwag nyong itapon yung lagayan nyo. So, ito yung unang na-experience ko. Sobrang hapti niya. So, kung first time nyo munang gumamit nito, ito lang yung i-advise ko.
wag yung munang damihan gaano ng toner. As in, tap-tap lang muna para maano yung ano. Tapos, konting drop lang. Ay, God. Tapos, ganyan lang kayo dapat mag-toner. Hindi yung as in, yung hindi nyo talaga masyadong inaano, parang tap-tap lang. Kasi, medyo sensitive. I mean, medyo matapang siya actually. Ang tapang na nag-alangan ako kasi nga, sobrang tapang na natakot akong gamitin sa mukha. Baka mapano. Pero so far naman, basta, wag lang yung damihin muna, pag, so, lalo na pag first time nyo pa. Kasi, o-observe rin nyo kung ano yung effect sa skin nyo. Pag sobrang hapti na sobrang feeling nyo, ano na, na-irritate niya yung skin niyo. Kasi may kapitbahay ako dito, as in, nagkaroon siya ng pimples, lumabas yung pimples niya. Tinigilan niya na mga ilang araw. Tapos, saka niya, inulit-ulit. Ang ginawa niya, parang sabon na lang muna ang ginamit niya habang pinapagaling niya yung ano niya, pinapakalma niya yung mga lumalabas. So, parang hiyangan din ata to eh, kasi hindi naman ata. Sa akin, sobrang hiyang sa akin, as in nawala yung pimples ko, tingnan nyo guys. Meron na siyang mga ano na lang, yung mga mark, pero almost done na siya, diba? Oh my God, I'm so happy. Dito sa face mask talaga to. Sabunan nyo muna, parang hugasan nyo muna yung mukha nyo ng gamit ng sabon nito, kasi isang set siya. May sabon, may toner, at saka may cream, at saka may sunscreen. So, gagamit muna kayo ng sabon, the next toner, the night cream. So, yung sunscreen is pag gabi naman para hindi siya magastos, huwag na kayong mag-sunscreen. Sa umaga lang talaga ako nagsasunscreen. Tapos, ano, every time na mag-a-apply kayo sa mukha, lalo na pag gamit yung kamay nyo, use alcohol. Kasi, ayaw natin na madumi yung kamay natin habang nag- hinahawakan natin yung mukha na tayong kumuha ng ano cream. Diba? Actually, hindi rin ako gaano kayo dami maglagay ng cream. Kasi mas sobrang tapang niya. Ayoko talaga ng masyadong ano. So, ang tips ko lang guys, kasi pag umi-effect na siya sa'yo, mamamalat ka konti, tas sobrang may point na makati talaga siya, para hindi nyo makamot yung sarili nyo or habang tulog kayo, kailangan yung ano, iksian yung kuko nyo para kahit kamutin nyo man, hindi siya magsugat. So, tandaan nyo yun guys. Pag ano, sa akin naman after a while ngayon, hindi na siya makate. Tapos, hindi na rin siya namamalat. Tapos guys, huwag kayong mag-apply sa dito, under eye, kasi yung skin natin dyan, sobrang nipis lang. So, kailangan hindi natin lalagyan yan, okay? Dapat dito lang. Yan. Ayan. See? Oh, tsaka yung sa liig guys, hindi ako naglalagay kasi hindi yung effect niya naman, hindi naman yung sobrang puputi ka. So, huwag kayong mag-alala na parang mas, parang lalayo yung agwat ng liig nyo. Hindi naman siya nakakaputi ng sobra. Nakakakinis lang siya ng balat at nakakawala ng pimples. Ako minsan, pag ano, pag may tira-tira yung pinakalas na, saka ko siya ginagamit sa liig. Pero hindi talaga sobra kasi maano siya, ma-hapdi. Tapos, ewan ko, iba yung effect sa liig. Madali siyang magsugat. Kaya, ano, hindi ako gaano na gaano. May napanood ako, sobrang dami ng sugat niya sa liig. So, no. So far, masaya ako sa product na to. Maganda yung effect niya sa akin. Hiyang siya. Ang tips ko lang, don't forget to use enough sunscreen kasi yun talaga yung importante sa pagre-rejuve. Tapos, pag na-feel yung may irritation na, stop muna kayo, pahinga nyo yung skin nyo. Then, after few days, try nyong gamitin ulit yung product and see if ganun pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung side effect niya sa'yo din. Baka hindi ka hiyang sa product, no? Mag-switch ka ng iba. Marami namang rejuve dyan na maganda. Pero, so far sa akin, 10 thumbs up. Talaga na wala talaga sa akin yung pimples. Hindi talaga ako nagbibiro, see? Ang mga pimples na natira, dahil yan sa period ko. Normal na talaga yan. Pero yung as in talaga yan dito, na napuno talaga siya ng pimples, good job. So, ayan na guys. Thank you so much for watching my video. Sana may natutunan kayo kahit papano. At see you in my next vlog. I love you guys. Bye-bye.